Bakbakan to. Likram, Gigilian, Panigurado. Ako rin, may mga gagawin akong bago. At least para sa akin, bago. Kasi yun yung gusto kong gawin. Yun, yung pagiging sensitive niya. Doon siya masyadong tinutukan. Kaya may game plan ako para doon. At syempre, yung paggamit niya ng parang na sobrang nalulunod na yung mga ano, yung mga linya sa kakagamit niya ng parang. Alam ko, gigil ka. Alam ko, motivated ka na mag-perform ng mahusay. Labas mo yan, yun lang iniingi ko bilang isang competitor. At ayun din, re-reciprocate ko rin naman yan. Isang down porsyento para sa iyo, man. Yun, sobrang ano, sobrang nakakatuwa tong laban natin dahil isa ka rin sa mga gusto kong makalaban. Kasi mataas yung paghanga ko sa iyo, respeto ko sa iyo. Kaya ibigay natin ng todo to, sir. Sir Apok. Swing your blade, swing your blade, swing your blade, swing your blade. Yo, swing it before you lay flat in your coffin, cause it takes a million cuts to make a massive swordsman. Swing your blade, swing your blade. Flip Top on 13 day 1 dito pa rin. Flip Top Warehouse, San Juan City. Pangilang laban na to ng gabi. Isang Flip Top mag-iay para sa parating nating laban. Woo! Shoutout palagi sa lahat ng MCs na buo-buo ng Liga Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat rin ng Battle League sa buong bansa. Lahat ng tunay na sumusuporta dito, live at syempre online. Sa kanan ko, Pasig City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Apok. Left me stomp the chest and rub, so check the pulse and drench the blood. It's all burgundy, but under the heat, look forward to the summer breeze, cause in life's jigsaw, pain is a puzzle piece. At sa kaliwa naman, Malabon at Las Piñas represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Lip Cram. Lahang at napakaganda, ako'y napapakanta na lamang at medyo natataranta. Kapag nasisilayan ng mga ngiti mo, di mo man mahawakan, huli mo ang kiliti ko. Lip Cram, kapag-skirting, Black 20, Hood Street, Hype Beat, Black Manila, Wanda Mad Clothing, kay King Irish at High Society, kay Mau Ocampo, Clint Damayo, Well and Dogs. Hindi na sila ng coin toss. Pinaalam ni Lip Cram kung pwede siya mauna. Pumayag naman si Apok. Pahingan natin, unang banat, on 13 day 1, Lip Cram. Woo! Siya si Apok. 80% ng sulat niya, puro parang at ako. Para kang ganyan, para kang ganto. Ako ganto, ikaw ganyan. Na ang ibig sabihin lang, di mo ko kayang tapatan. Example, pag may reference kang Cardo, para siyang si John Wick. Pag may reference kang Gulayat, para siyang si David. Hindi nawawala yung parang. Pangwerya Pram yung ganyang linya. Daig mo pa si Tiny Montana kung mag-represent ng Marikina. So pag nakalaban mo si Mot, edi para kang Bygon. Pag si Pistol, parang Rifle. Pag si Harlem, si Poseidon. Lahat kaya niyang maging pag may naisip siya na bars doon. Kaya kung nakabase sa parang at ako, yung linya mong ipapamalas. Parang mo na rin sinabi sa amin na katulad mo lang si Goryong Talas. Kasi rap yung rap mo, alam ko karakas kalahatin yan English kapag pinang tatabas. Iaangat intensity sa bawat banat, tas ipoplaw niya ng ganto para tunog maangas. Oo, ganyan siya pag lumetra. At tactics niyang nakasanayan. At madalas na reference niya, nakabase sa pangalan ng kalaban, tulad kay Marco Lacson, Marco Barrera, kay St. Luke's, kay Walker, kay Patrick Bizarre, SpongeBob, kay Marshall Bonifacio, Marshall Mater. Paulit-ulit yung galawan, sobrang pilit na kung bumara, dinadaan lang sa pangalan tulad ng pang-chichicks ni Plasma. O ano, Mr. Character Breakdown, bistado ba estilo mo?
Diyan mo ako gustong matupok. Pero lumutang yung depekto sa sandatan niyang panuhog. Kaya yung plano ng arkitekto, mauudlot siya'y mauubos. Pagkat ako yung tokang empleyado na di nagbubuhos. So ano sasabihin mo? Magyayabang ka ng achievements? O magpe-flex ng fitness rap? Yung tropa ko, healthy living din. Ayun, nasagasaan lang ng truck. Pero huwag ka masyadong panghinaan. Tuloy mo yung healthy living mo. Malay mo, ikaw naman masagasaan. Eh di healthy ka sa living mo. Pero congrats, payat ka na. Nakakagulat yung resulta. Pure diet daw ang puta. Etang ina, sa likod mong yan, imposible na, di ka nagsumba. Wow, nice naman. Dati pa uprise lang, ngayon half-rise na lang. Pero alam nyo ba, na yan yung sanhi ng pagka-depress ni Papi dahil sa ex niyang narcissistic. Puta, yung image pang tin ID tapos bigo ka sa pag-ibig. Kaya pala panayran ka nun sa FB, puro patama sa narcissist. Grabe kung idis. Eh di ba nurse ka bro? Eh ano naman kung narcissist? Ulul, pack you. Yung pagiging bitter mo't iyakin lahat na yun aming na-witness. Yung pagiging makatang broken-hearted, idinaan na lang sa fitness. Alam mo bang mahirap mag-jumping rope kapag may pinagdadaanan? Dahil tuluyang napatid yung lubid ng pagmamahalan. Maliban doon, iniwan ka ng yung only one, malamang yung luha maglaglagan. Ikaw lang kilala kong emosyonal na nagja-jogging. Habang tumatakbo siya, puta, yung luha hinahangin. Ano ba? Ano ba yung soundtrack mo sa playlist? Can't Stop Loving You? Ganyan na ganyan pa naman si Sanchay nung hinabol niya si Dao Mingsu. So tamang push-up ka lang pag down ka na. Naka-fresh milk pa siya. Di na nga tumakbo relasyon niyo, puta, tamang treadmill ka pa. Kaya hindi ka makamove on eh, sa kanyang dating iniirog. Kung sino pa, madalas mag-choke siya pa yung hindi makalimot. Kaya ultimo sa forma, dude, yung lungkot mo'y damang-dama. Kaya pala laging naka-boots, mabigat yung dinadala. Ginagawa mo ba talaga yan para sa progress? O baka deep inside may feelings ka na di mo kayang ma-express. At yung dati mong sinisira ang empress, siya rin ang yung ini-impress. Pero iniwan ka legit, kaya sa gym nagpaka-savage. Anong pakiramdam ng physically fit, pero emotionally damaged? Kasi lagi mo daw siyang ini-istorbo kapag nagpapahinga sa hapon. Minamadali pa bumangon. Yayayain kumain sa labas, tapos yung sound trip loob ng kabaong. Ikaw kaya maging babae, leche ka. Tapos saranahin ka gamit piyesa ng makina. Kaya wag mong sabihin sa amin na hater ka ni Cupido. Stupido, ayaw mo sa love song pare, pero dahil sa babae, binago mo sarili mo. At last, pwede ka nang gumamit ng issue. Mag-imbento para maging angat sa laban. At kayo, bilangin natin lahat ng babanggitin niyang parang. Okay. Game. Okay, check niyo yung tema. Wala pa rin nararating si Lip. Di ba kayo nagtataka? Parang laban lang siya ng laban para magmukhang tanga. Magmukhang tanga, sabay ipok na kalaban. Di yan sa akin papasa, maghahabol yan sa sulat. Si Lip, cramming talaga. Kasi kada tournament, Kasi kada tournament, walang kapalag-palag. Mga chicks takot sa'yo sa hilig mo magpalaglag. At dami.
Sa hilig mo magpalaglag at laugh trip mga Elmo, parang puppet ng Muppets. Sibungan may polydent pero walang kapit sa bracket at timpinsan. At timpinsan daming hit songs. Except kay Sad Boy, hits nila tungkol sa alak tas ikaw tong maoy. J. King at Jonas, songs yung may retention. Ikaw, solid 3G, mahina yung reception. Kaya pagkat si Lip Cram, sagad sa week niyan. Parang Game of Thrones yung si Bak sa pinsan. Weakling sa 3G, ba't nagpapaka-street yan? Ba't feeling hood yo kung wasak sa Christian? Ibok na kalaban nyo ay bring the big guns. Here's James, Brandon, Rat ng Ingram. Sa pagputok nag-focus na para bang Big Bang. Pero para bang Big Bang, pero faulty lines mo para bang Big One. Para bang Big, nagbibilang ko pala. Para bang Big One. Kasi pansin nyo, walang quotable o linyan tumatak sa rambulan. Kung ako makakalimutin, ikaw madaling kalimutan. Ilang beses lang evolve kaya wala ka sa akin. Ako, Charles, ikaw badang iba ang ating Darwin. Kasi yung style mo pinagtagpi-tagpi na yero. Konting loony, konting sinyo with a touch of arkitekto. Walang identity kaya sablay yung spit. Kahit meron chapstick, yung ang dry nung lip kaya... Yung skills mo sakto, tas pasikat masyado. Get this fake star wax in Tagalog lampaso. Aking text na kakaflip at ako yung pamato. At kadiri yung lip herpes ka lang gago. Average lang to, kaya sakin pas lang to. Ako ay MC na baliw pero dito kalmado. Sobrang mediocre kung magsulato. Habang bawat barko, hayop lang parang Noah sa arko. Kaya, in short, generic, forgettable, lahat ng statements mo. Wala sa top 5 ni Noman, walang nagpe-pray sa'yo at hindi ka underrated. Di rin overrated. Ang totoo, wala man lang nagre-rate sa'yo. Meron siyang 6 na parang. Pakicheck lang mga hurado. Bali, meron siyang 6 na linya na hindi siya sigurado. Tanginang yan. Diba? O hindi freestyle yon, sulat yon. Huwag ka nang magtataka. Hindi ka predictable. Tangina mo, ganyan ka na! Tangina, puro na lang parang yung doon na lang umikot atake mo. E kung gawin ko sa'yo yan, e compare kita sa kumpare ko. Diba tinalo ka nilang seta? No offense, ha? Tinalo ka ng lokong yon. Kung bobo nga mga taga-Gapo, naisip mo ba kung gaano ka kabobo nun? Ayun, kinarma. Tangina buong Central Luzon pinersonal, kaya ngayon si Akata gumante. Yung moment nila naging regionals. Kasi kita nyo si Rap Iyak Pre. Tangina, sinabihan ka lang ng wordplay mongoloid. Sinabihan ka lang ng wordplay mongoloid. Napikon ka at na-guilty. Nagpapaka-gym rat pero masensitibo pa sa mouse ng PC. Kaya yung away nyo sa sunugan, yung kaba namin bumugso. Paano ka makakaporma kay Akata? Eh puta, ang luwag ng boots mo. Tsaka wala kang alam sa martial arts, sa grappling at submission. Anong magagawa mo, paring rap? Gangster ka lang sa subdivision! Pero kung nagpang-abot kayo nun, yamado ka siguro. Kasi di pa nagsisimula yung away, yung kalaban, may tama na sa ulo. Pero kitang-kita sa mukha mo na ikaw ay kabado. Tapos ngayon, dinadarag mo pa ako. Paano kita kakatakutan? Eh siniko, di mo na braso. Galit na galit pa siya sa video.
yung itsura, naka-rampage. Grabe kong pumront act. Tapos usap lang sa backstage. Paubad-ubad ka pa ng jacket, makikipag-usap ka lang pala. Para saan yun? Para kunyari may bayag, mukhang matapang yung moves mo. Nagumbad ng jacket para kunyari papalag porket wala ka sa hood mo. Tanginan to, sa gitna ng trouble naging peacemaker, napaka-packshit niyan, pards. Ano ba posisyon nito sa uprising? Sergeant at arms? Sergeant at... uprising. Sergeant at arms? Sabi niya pa sa interview, yun yung 3GS, kating-kati na yan. Nagtatawag pa ang diputa. Kahit pala mayaman, pag nagipit, maghahakot din ang basura. Tangina, dyan tayo, nagkaiba. Ako, pinapalapit ko yung basher repa. Ginagawa kong pera habang ikaw nagmamaktol. Pinagmumukha ko silang tanga sa social media habang ikaw nagpapatol. Nagmimistulan silang tanod, sumasahod pa ako tol. May tao na pinapaikot pag ako nagpapatrol. At yung judging mo na pangtanga, doon ko lang nalaman na purista nga itong ambot. Napuri lang, galing mag-judge. Next event, may dala ng notes. 2014, balakid bootleg ang puta. Pero yung overtime ni Rafian, may something doon na medyo fishy. At yung judging ng sunugan, dahil sa'yo, mukha ng quiz bee. Kaya magtigil ka, brother. Huwag mo kong ginagangster. Kahit gaano ka pa kagaling mag-judge, kaya kitang gawing bouncer. Diba? Kumita eh, no? Tapos ang kapal na mukha mong... Tapos ang kapal na mukha mong magreklamo sa laban nyo ni Poison 13. Na kesyo mas accessible kami sa market. Sila tinitipid sa budget. Daig pa namin tennis club dahil sa dami naming racket. Puta, pulubi ka sa angle. Masyado kang pathetic. Yung ingret ginawan ng bars. Ganun siya ka-creative. Bakit? Yung advantage nyo ba sa pagiging uprising sinisita namin? Pati yung galawan yung pang dots walk. Nasusulatan muna yung kalaban bago ikasa yung match up. Pagdating sa isa buhay, alam nyo na agad yung line up. Kahit di pa release yung battle, nare-review nyo na sa barracks, mga ulul! Tangina, di nyo ako magagago. Kaya mo rin ipakat yung mga choke mo, kaso mahahalata masyado. At wala ba kayong napapansin sa liga? Halos lahat na ng exposure binigay dito ni Enigma. Kasi isipin nyo naman, wala namang siyang views. Pero halos lahat ng big names, tinapat na kay Gago. Kahit yung value ng pagiging MC mo dahil lang veterano. Pag may bigating laban, siya hurado. Nagagawa pa magreklamo. Eh ang sarap ng buhay mo sa liga, daig mo pa yung pensyonado. Kaya mag-ingat-ingat ka sa yung pinagsasabi. Sadyang iyakin ka lang pag yung ego mo nakante. Kung usapang liga lang, eh mas lamang kayo pre. Hawak ka din ng presidente, huwag kang piling ape, pwe. Okay, game. Oh, balik tayo sa tema. Wala pa ring nararating si Lip. At hindi ka nabibenta. Eh, paano? Jerry Bruckheimer, dami pasabog sa eksena. Nangaaway ng MC. Tangina, Abno, ba't ka ba nangaaway? Ha? Sino ka ba? Ako? Pareho tayo nagmukhang tanga, no? Nagsisi ka ba, Kram? Tas tayo pinaglaban. Apokaliptik nga naman. Pero... libog sa controversy. Masyado kang see-through. That's the game you play, boy. Tigang sa bawat issue. Kasi, Looney Arikumu, mga away yan sa scene. Bakit bouncer yung nag-judge, yo? Bullshit kanyang scheme. Kasi, issue equals pera. Parang chlorophyll yung theme. You have to bring yourself to light so you can make some green. Kaya,
Kaya ang galing na strategy. Yung diva hit ng tala parang Sara G. Cloud chaser na sagwa ng trip. Kaya pailalim ko sumabay sa agos parang submarine. Kaya hari ng dakdak, hindi Zach Lavine. But this pussy washed up parang lactacid. Kaya tagilid yung lip. Kaya parang lactacid. Kaya tagilid yung lip parang Oye, Olip, liga dito. At yun ang pinagkaiba natin, Tol. Nanggugulo ka para atensyon ay nasa iyo. Ako ay nanggulo para sa kamao. Ako'y nanggulo kasi loyal sa aking click. Ika'y nanggulo kasi loyal sa pagiging click. Kaya sobra-sobrang klaro yung lack of self-esteem. Ikaw yung bata nagtatantros pag di mo pinansin. Kaya kulang sa self-worth. Kaya karir sabotage. So come to lip and give love na parang bukake. Kaya kung drama lang, kanyang alam, sasapitin dreadful parang rasta man. Electrifying to sa laban, Black Adam lang. Serious maghalimaw parang Azkaban. Nakakasak ang mga banat parang blanca lang. I got a crazy mix of styles parang chakra lang. I got a crazy mix of styles parang chakra lang. To cut it short, Tol, litaw na sabik ka sa attention. Alam mo kung bakit? Gutom ka sa affection. Resulta yan ng trauma na hindi mo ma-mention. Kung wala kang self-love, yo, bagsak mo depression. Iyakin tong gago. Hindi mo na yan malulunasan. Nanggugulo, o baka naman yung estilo mo aking nabutasan. Meron ka na namang anim na parang. Pakicheck ulit mga hurado. Tangina mo, round 3 na ako, hindi ka pa rin sigurado. Ayan, papel. Tangina mo, nakita ako, brick mo nakasampay, gago. Meron siyang ginawang kanta. Ang title, yan. Wala akong pake. Meron siyang 475 views ang tindi niya. 3 years na to, putang ina. Sige nga, sino walang pake? Ikaw ba o sila? Tangina 475? Wala man lamang na amuse. Kaya pala di nga nila live. Wala pang 500 views. Tapos kung magyabang kabay, kala mo yung music mo enticing, kaya talaga dapat hiwala yung Spotify nitong uprising. Yeah! Di porket may music ka at label, immortal ka na sa battle. At di porket naging photographer ka ng flip top, eh magaling ka ng umanggil. Oo, tamang photographer tong gago kapag paluyan at batak. Eh yung pitik mo na litrato, maganda lang sa mga bulag. Sabay ba biyahe yan kay Saito? Kapag yung amats niya humupa, trip na trip niya maglitrato, kasi sa Canon kumukuha. Pero classmate niyan si Marlon P. Kung san-san binubunganga. Pagkukuha daw ng card, sila lagi yung magkasama. Eh di pag-usapang average, ikaw kanyang naaalala. Average na alala. Kasi, napanood niya yung laban yun ni Target. Nilaro mo yung discounted sa pangdidis, counted. Ha? Yung pangdidis mo, counted? O wordplay nga subalit? Malakas ba? Tumatak ba?
napamura ba si Ari? Tapos yung sinabi mo kay Poison 13, kaya anong Gregor, baka si Elsa Carepa, sapagkat yung bitch na to ay dinibdib yung lanseta. Tanong, sa dibdib ba sinaksak si Elsa? Sige nga, kantayin natin. Eskinita sa ermita, may sumaksak kay Elsa. Sa taggiliran, putang ina ka! Nasa lyrics na nga, di ba? Nagre-reference ka ng Elsa na di namin kilala. Tang ina yung istorya, binago. Ngayon ko lang natunghayan. Kawawa naman si Lando, ibang morgue, napuntahan. Tapos yung sinabi mo kay Sak Maestro, na yung tatlong rounds ni Hansel, walang sustansya, parang pack ng Rebisco. Linya yun ni Delo dun kay Hansel. Ni-recycle mo at in-spit. Gago! Sabi mo pa naman, bread and butter mo yung battle, tapos reference, biskuit. Bravo! Tapos yung sinabi mo kay Lanseta, na parang nasa rehab kasi walang kasubstance-substance, yun din yung sinabi mo kay St. Luke. Addict on recovery kasi bawal yung substance. Yung rapper na nag-iilusyon, yung reference mong Jeffrey Tam, ginamit mo na kay Sayad yun, nung laban nyo sa Sunugan. Anong irarason mo sa amin? Kasi choker, kamamin, pati nagamit mo na linya, nalimutan mo na rin. Yan si Flip Top Observer. Yung hilig niya ay mamuna para umalsa yung level. Kapag nilamon ng inggit, kanyang bibig tumatabel. Yung kakupalan mo legit, hindi na madidis ka rin. Pag yung MC may na-achieve, yung page niya yung pumapapel. Tang ina. Lupit ng bata mo, Enigma. Di ka ba proud? Sila yung mga underground forever na may TikTok account. O nasan na paninindigan? Yung karakter, pati yung yabang, yung asta, nagigipit na sa ilalim mo, kaya pala kumaldag na. Anong kala mo? Para kantang kidigera, kaya di kita mabubutasan. Ikaw yung luni sa pideya, mali ka nang kinakalaban. Tangina mo, kaya yung binigyan kanya ng lip cram, dapat tinuring mo na bad news. Tung kamaoway nakipag-peace bomb sa kamao ni Aldous, atheist na walang values, lalamunin ko sa Libius, at pangalan ko ang kikinang bagong kiwi lang na black. Kasi banuto pag pumunchline, inabuso, puro whack lines. Yung insulto mo pang tulpo, yung insulto ko pang high minds. Sa aking punto ay sa pulto, tsak tulog to sa aming fight night. Si Dabulto pag umaylight, pagka too small, sabay night night. Sige, ikaw na yung panalo, Leche. Di ko hangad na mag-viral. Ito'y balato sa Disyembre na ginawa ko ng finals. Sa'yo na yung corona, putapete, handog nang yung karival nang i-declare tong De La Fuente na dedo na rival. Okay. Last. Subukan natin tapusin. Wala pa ring nararating silip. At huwag mo na ipilit. Kasi sobrang mong committed. Sa pagiging di committed, promise. Dami niyang promise na napako, kaya ka na naba eh. Kasi ang exercise mo lang, etakbuhan mga pangako. Di mo sinipot si Apex tang ina ang kulit. Si Luz inaway tas, nagsorry tas, inaway ulit. Niloko mo yung nobya mo, and pare, that's on you. Parang jump shot ni Pacquiao, tol, wala kang follow through kasi takot sa commitment, yan ang sagot. Takot sa pain or rejection at hindi mo magamot. Kaya walang perseverance at kung di mo maarok, Michael Cera, role ng MC, laging malambot, kaya naman aray. 100 times. It eats you up inside parang parasite. Nanunuot sa puso ang bawat line when I pull strings, kupito sa Valentine's. Your conflict is real and I'm Palestine. Kaya wala ka namang sinabi na parang mime. Nilabas mo yung halimaw and your Frankenstein. You can't escape death toll, parang father time. Kaya wala pa rin nararating silip. Babanggiting ko ulit. Basic skills, insecure at takot mag-commit. Kalaban mo sarili mo. Baliwala lang ba? Bago hanga rin yung spotlight, sana naliwanagan ka. Kasi ako, bansagsakin choking. Hanggang ngayon, ganyan pa rin.
tututan ni Enigma at adik sa Shams na rin. Iyakin as of late, pero palag pa rin. Yo, para flip top, mahirap to pabagsakin. Mahirap to pabagsakin. Ako ay nagra-rap. Inaral ko yung art para upgraded kada laban. Inaral ko yung art para upgraded kada laban kahit kulang man sa prep, yung stage ay tatapakan. Ilang taong depressed therapy ay naranasan, sarili inalagaan, magstay na sa larangan. Ako ay nagra-rap hindi para sa palakpakan, ito'y para sa sarili. Kahit di paniwalaan niya ng secret ng longevity ng aking pangalan, sumikat o malaos, magra-rap walang hangganan. So fuck the views, fuck the fame. Doon pa rin sa tunay, hindi isa buhay champion, pero champion to sa buhay. At di kita niyayabangan, siner ko yung pagkat, kung gusto mong may marating, sundan mo aking yapak. Epoch verse, lip cramp, magigay isang best bar sa kanilang pareho. Ang boto ng Urado, 5-0, magigay para kay lip cramp. Ayun, binoto ko si Lip Cram, obvious naman, pero may mga minus din sa akin si Lip Cram dahil sobra yung rounds niya, then din sa may slips, may na-choke din siya, pero gusto ko yung ginawa niya na tinira niya yung paggamit ng simile ni Apok, which is sa tingin ko naka-apekto kay Apok. Hindi ko alam kung distraction yung ginawa ni Lip Cram, pero ano na yun, nasa limit na yun, na masasabi ko naman say, pero overall, Lip Cram. Yo, Harlem, sa akin lang, ano, although, oh nga, may distraction, pero na-check ni Lip Cram yun. Sa battle kasi, as long as hindi siya, like, nakahawakan, nasunto ka, anything goes, eh. Hindi naman distraction, pero na-check niya, in a sense, naka-apekto kay Apok. Although, ang ganda sana yung mga rounds niya, ano niya. Pero, nakita niya lang, performance-wise, si Lip mas malinis. Shout-out natin po na ito, clothing ko. Binilay sa yo, Marshall, kita naman, kung sa linis na maganda yung potential nung material ni, ano, ni Sir Ibok, pero wala eh, mas na-execute talaga ng maayos team from the rounds. Yan, Gio, in-scoran ko pa rin kahit ganun, pero for first two rounds, and then, sa choke talaga. Siguro kung nabuo ni Sir Ibok, mas ibibigay ko sa kanya sa pagiging mas siksik. Third round, tinabla ko kahit sa choke dahil sa punto niya sa ending. So yan, Lip Cram. Lack of preparation, yun na yun. Natapos ko linggo lang. So I just had a few days to memorize all of that shit. Pero syempre, it's not an excuse. Lip Cram, solid. Pero feeling ko lang ang haba ng rounds niya. Yun lang yung feedback ko siguro dun. Pero shoutout sa kanya, bringing his A-game. Pero Dispenser and Lip Cram, syempre alam mo na yun. Bilang pinakamalaking respeto na mabibigay mo sa kalaban mo is kung preparado ka, 100% ka, win or lose, yun. Kasi I feel the same way, you know what I mean? So, yun. Cram, sa God, sa week niyan, parang Game of Thrones yun, si Bak sa pinsan. Weakling sa 3G, ba't nagpapaka-street yan? But feeling hood yun kung wasak sa Christian. Di ko alam kung bakit nagkaganon yung performance ko at nagkanda putol-putol. Para sa akin kasi, nakaraan ko ba talaga kabisado yun? Nagkakaroon lang ako ng sakit na mental block na yun. Dahil na, lagi ako na may mental block pag ano, pag kulang sa tulog. Pero, nakakita nyo naman, pinilit ko pa rin na itawid. Kaya, kahit pa paano, na-satisfied din ako dun. Kasi rap, yung rap mo, alam ko, karakas ka lahat. Yan, English kapag pinang tatabas. Iaangat intensity sa bawat banatas. Ipo-flow niya ng ganto para tunog maangas. Second album, LP. Next year, yun. Nasa more than half na ako sa mga kanta ko.
So most likely next year, lock and loaded sa music. At syempre, babattle pa rin. Tapusin ko muna. Yun. So tansya ko mga first half of the year. Music mode muna ako. Pag natapos ko lahat ng writing ko sa kanta, recording, battle uli ako. Mga mid-year tansya ko. Yan. Yun, vloggings. Siguro, magtutuloy-tuloy na uli yung pag-upload ko ng music. At syempre, baka pahinga na muna sa battle. Mas kailangan ko munang tutukan yung mga ibang bagay. Mas ano, mas panatag yung utak ko, payapa. At yung mga personal kong ginagawa, mabigyan ko ng pansin tsaka oras. Sa mga nanonood, syempre, no, pasensya. Yun, syempre, sa mga sumusubaybay sa akin specifically. Pero alam nyo naman, alam nyo na, kung tunay kayong sumusubaybay, alam nyong palag lang ng palag, man. Yeah, palag ako next time. Yon, sa mga nanonood, subaybay lang kayo. Syempre, lagi sa Flip Top. Suportahan nyo lahat ng kapwa ko MC. Hindi lang sa battle, kundi yung music nila. Yeah, malaking bagay na yan kasi hindi lang naman sa battle umiikot to lahat. May mga vlog sila, ispatan nyo rin. Yun, samahan nyo sila sa mga daily activities nila kung ano man. Ayun, tuloy-tuloy lang tayo. Flip Top, palakas ng palakas. Yeah!